Magandang gabi po sa ating lahat. We are Christian Education Center for Excellence or CECE. Hello po. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. And hi kila Sir Robin and Ate Telly. So, we are with Pastor Jose po. So, hello po. Kamusta po? Welcome po sa ating CECE Live, no? Yes. 20, yeah. 20 na, no? Yes. Pang 20 na to na CECE Live, 20 na. So, napakabuti ng Panginoon na tayo umaabot sa ganitong bilang, no? At naniniwala ako na ito'y madadagdagan pa. Amen. No? So, kamusta po kayo? Kamusta po ang bawat isa? Maaari po kayong mag-comments and makipag-interact with mag-interact sa amin through ayan, may mga purse. Meron na. So, pwede po kayo kung kamusta po kayo, you can comment down. Okay. Pero ikaw, kakamustahin kita. Ano yung feeling, no, doon sa napakaraming tao sa iyong harapan? No, dahil siguro yung iba ay nabalitaan niyo na, no, si Ate Mikay, si Teacher Mikay ay naging guest speaker sa isang gawain dito sa Dasmariñas, no. Kamusta yung ano, yung naramdaman? No? Parang guest speaker na rin po, pero actually testimony. Bilang as pastor po, no. Yeah. So syempre po ay sobrang blessed dahil ginagamit ni Lord yung buhay ko to glorify him. At syempre nandun yung kaba. Mm-hmm. Syempre, pero I take confidence sa Panginoon. So talaga namang kahit ang daming tao, ang daming mga kabataan, nakita mo yung chance na yon to share how great and good yung Panginoon sa buhay ko po. So, ayun, maayos pong natapos at na-share ko naman, nakapag-deliver naman ako ng maayos and glory to God po talaga. Maraming good feedbacks and maraming na-encourage, na-inspire and sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon na yun at dalangin ko nga na patuloy niya pang gamitin yung buhay ko na maka-inspire, no? And patuloy na magbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Kayo po, Pastor Jose, kamusta po ang inyong linggo? Ah, itong linggo na ito? Araw? Busy sa pag-aalaga. Hindi, kasi itong linggo na ito ay yung ating pasukan, no? So, kaya busy si Pastor Jose sa paghahatid sundo sa aking asawa at sa aking mga anak, no, yung isa nagtatrabaho, no, para kung ano, sabi nga nila eh, papamove. No, kasi pag anong ganon ako eh, ako ay nagpapasalamat naman sa Panginoon, no, bagamat araw-araw yung pagbabiyahe, pagmumotor, no, iniingatan niya ako, no, at patuloy na binibigyan ng kalakasan para magampana, no, yung tungkulin sa pamilya at maging sa iglesia, no. Kaya napakabuti ng ating Amen. Panginoon Diyos. So, no. Salamat po sa Panginoon. Ayan. Kayo po, kamusta po kayo? Mari po kang magbabasa po ako. Ayan, so, yeah. Good evening daw. We have 7 million na. 7 million na. Ating na viewers. Ayan. Good evening po. Ayan, from Pastor Mar Morales. Yeah. Good evening, everyone. Ayan. Hello, Pastor Mar. From, nababasa niyo po ba? Hindi pa Pastor eh. Alex. Ayan. Good evening. Ang bilis naman. So, praise God. So, ayun po, no, no, nakakatuwa po ang inyong pagsuportang patuloy sa CECE, mm-hmm. no? So, updates lang natin sila, no? Kung ilan na ba yung likers natin sa ating CECE, no? Ilan na so, nga po ba? Ang atin po ay 1,143. So, wow, salamat po. Lord. Salamat sa inyo pong pag-like, no? Sa ating pong CECE, no? How about yung followers? Mga followers po natin ay 1,000, no? 1,211. Yeah. And of course, the YouTube subscriber po ay we have 791. Yeah. Yay! So, praise God po. Kami po ay patuloy na
namamanhik, no? Mm-hmm. Na tayo ay patuloy na sumuporta, no, sa gawain ng ating Panginoon at ibahagi. At alam ko po na ang CECE po ay isa sa instrumento ng Panginoon para patuloy na ipalaganap, no, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kaligtasan na pinagkakalob sa atin, no, mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, salamat po. At after nung updates, no, ano bang meron ngayon, Kaose? Ah, so nga pala, no? Live nga ako. Live pala tayo ngayon, eh. Pero bago tayo mag-go dyan, meron pa rin po tayo raffle. No? Sa mga patuloy na manunood, mag-share po ng ating live, please share this live with the hashtag CECE Live. Ayan. Then comment down po below sa comment section kapag kayo ay nakapag share na. Ayan. Para ma-notify kami na kayo ay nag-share na. At syempre po, yung mag-comment po kayo mga tanong and sa mga engage po kayo sa mga pag-uusapan. Yes. And then yung sa mga nag-comment o nag-share, no? Ayan po. So, paki-PM po ang iyong name, no? Yes. Kapag kayo po ang siyang na winner o nanalo sa ating raffle, no? So, PM lang po ang ating pangalan, address, then siyempre yung tumataginting, no? Yes. Na 100 pesos, no? So yung GCash sa number, GCash number po, no? Yan, paki-share po. Sabi niyo ni Kao sa GCash number, and then of course we have the face mask pa rin ng CECE, and then alcohol spray. At sa mga new po naman nanalo, you will get CECE book. Ayan. Okay, yay! So, ano ba ang ating topic ngayong gabi na ito, Teacher Mikay? Napakagandang pag-uusapan natin dahil alert na alert tayo ngayon. Oo nga eh, no? Dalawa lang tayo, pero mamaya talagang alisto tayo dito, yes, kasi mabilis ito sumagot eh. Oh, sige nga po, ipakilala nyo na nga po. So, ating guest speaker. Kailangan, mabilis din tayo magtanong dito. Ayan po. So, ang ating pong guest speaker sa gabi pong ito, so, ito po ay matagal ko na pong kilala. Bata pa lang ako, no? Kilala ko na po ito, no? Isa po ito sa nagtuturo ng Sunday school, no, sa Iglesia ng Bagong Bayan Presbyterian Church, no? Siya po ang aming senior pastor, no? Si Reverend Orlando Tabo-Tabo. So, pero mas kilala po siya sa pangalang Pastor Alan, no? Siya po ay siyempre meron lang isang asawa, no? Welcome po natin si Pastor Alan Tabo-Tabo. Mike po. Ayan. Hello po, Pastor Alan. Kamusta po? Hello. Kumusta rin? At mabuti naman. Salamat po sa pagkakataong ito na naimbitahan niyo ako rito. Isang karangalan para sa akin na makasama sa CECE Live. At lalong-lalo na yung subject pala ay alertness. Uh-huh. Actually, bago ako pumunta rito, sinabi nga ng mga anak ko, di, dapat awitin mo muna yung alert, alive, enthusiastic. So, yun ang paalala sa akin. Dapat maging alert. So, yan. Salamat at muli magandang hapon at maganda kami na rin. So, sana po ay panoorin nyo at makibahagi kayo sa hapong ito ng talakayan, CECE Live. Yes. So, topic po na alertness. So, sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan, from Luzon, Visaya, and Mindanao. So, pinapaabot po namin. Please subscribe and like this program. Yes. So, wala na pong paligoy-ligoy pa. Ayun. No? Para marami tayong oras na mag-discuss yung ating topic. So, tanungin na po tanungin natin. Yan. Kinakabahan ako. No? Kasi, ay. So, sige po. So, ano po ba ang una ating katanungan para sa ating guest sa gabing ito, no? So, yan po. Ayan. So, what physical activities help your body and mind alert, no? So,
Yan po ang aming unang katanungan, Pastor Alan, dahil alam po namin, no, sa pangangatawan pa lang, no, talagang makisig, no? Ayan. So ano po ba ang ating naging activities, no, para yung ating pangangatawan ay patuloy na maging alerto po. So actually this year, Pastor Jose, medyo nabawasan yung ating jogging activities, mm-hmm, kasi nagkaroon tayo ng injury nung nakaraang taon, the same month, August din. So, inalis ko muna yung jogging kasi hindi advisable sa paa. But in other physical activities, of course, yung push-up. Yes. So, malaking bahagi yun kasi para sa upper body, magandang bahagi. At isa pa, ini-encourage ako ng anak ko na pumunta sa gym. Okay. So, lagi niya akong ini-encourage na pumunta sa gym. Ayaw ko nga pumunta sa gym. Pero ini-encourage. So, na-encourage niya akong pumunta sa gym. Kahit pa paano, magbuhat-buhat yung flexibility ng pangkatawan para manumbalik yung energy and yes, the same time yung natawag nito yung ating resistensya. Okay. So napakahalaga nito sa panahon na para maging alert yung ating katawan. Yung sinasabi nilang dapat galaw-galaw. Ayan, galaw-galaw. So tuloy po si Pastor Alan po, no, lagi niya po kini-encourage, no, na tuwing umaga or sa gabi, maglakad-lakad, no? Kasi ako po, medyo pagdating sa physical activities, no, medyo limitado po yung aking pagkilos o paggalaw, no? Dulot na rin po ng aking sakit sa likod, no, sa bandang spine, no? Pero nakikita ko po ron na pag hindi ka talaga gumalaw, medyo madali kang mapagod, hingalin, yes, no? Isang beses talaga naglakad ako. Umikot lang ako sa ano, sa eskinita, no? Para na akong sabi nga parang hingal kabayo, no? So walang ano, walang kulang sa ano, exercise, eh, no? Kumbaga parang hindi gumagana yung mga muscle natin, no? So kaya napakaganda po, no, sa atin po na patuloy nating palakasin, no, yung ating pangangatawan, no. So pagdating naman sa mind, yes, so kasama kasi nakalagay sa ating ano, no, so of course, yung continuous reading ng Bible. Yes. Actually, I'm reading the book of Ezekiel. But aside from the book of Ezekiel, as I read, because I want to remember how Israel became stubborn before the Lord until now. Yung scenario, makita natin sa panahon natin yung scenario ngayon. Aside from that, pag ako nauwi doon sa Valle Verde, meron akong criminal law book doon. Talagang sinadya akong bilhin. Mm-hmm. So from time to time, binabasa ko yon. I try to read this criminal law. Hindi naman ako abogado, but I try to read to have some experience, no? Although during the time na meron akong subject sa accounting, so mga law subject meron, eh. So binabasa ko. At yung recently, yung aking nahinging libro. Kaya lang yung librong ito may kinalaman sa Chinese government, oy, no? Yung the governance of China, mm-hmm, kay Xi Jinping. Apo. So medyo maganda yung setup on how he governed the Chinese. Alam naman natin na medyo malaki yung China ngayon. Apo. At merong current issues, no, between US and the same time yung Taiwan. Yes. So and yung plano ni Xi Jinping na sakupin pa rin yung Formosa. Before it was Formosa, but ngayon Thailand ngayon. Yeah. So yan, isa sa mga, of course, yung daily news ba? Apo. Mahalaga rin yan. Mm-hmm. So yan ang mga bagay. Yeah. Alert na alert, ang dami ng... Oo nga, eh, no? So ako madalas magplano, no? Bibili ng dyaryo,
No? Kasi Pastor Alan, laging may diary yan tuwing umaga. No? So, kasi nga, isa sa nagbibigay ng exercise sa ating isipan, no? Yung sa pag-iisip natin, yung pagbabasa. No? Para at least alisto tayo sa lahat ng bagay o ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. No? So, hindi lang yung mind natin, lahat nakikita natin, no? Through reading, no? Exercise, yeah, so, ng body and mind. Yeah. So, nagiging alert sa mga pangyayari sa paligid. Yung katawan din natin ay alert sa mga, yung bang immune system natin, no? Alert din. Sa pag may sakit, lalabanan. So, dami po namin natutunan at parang gusto ko din, ano, din ako na encourage din ako magbasa kayo. Magbasa din, ha? Kasi aside from ano, yung body, ano, of course, pagka nagkakaedad na rin kasi, importante rin. Kailangan. Vitamins, yung supplement. No, hindi ko na babanggitin yung vitamins. At least yung vitamins, bahala ka rin yun. Ayan. So, yun pala yung ano, yung kailangan sa mga ganung bagay. No? May kaakibat na vitamins, no? Para mas lalo tayong energetic, no? Sa ating mga ginagawa. Ayan po. So, kayo po, pwede niyo pong i-comment, no, sa ating pong CECE Live. No, what physical activities help your body and mind to be alert? Being alert. No? Okay, so doon tayo sa pangalawang question, yes, natin, Teacher Mikay. Yes, pangalawa pong tanong. Yeah. God's enemy works hard to destroy families. How can family members exercise alertness in the midst of these evil schemes? Let us go back doon sa John chapter 10:10, no? Talagang reality talaga na yung diablo na parito sa sanlibutan to destroy, to kill, and actually talagang to demolish, no? Ito yung intentions talaga ng diablo, and that is the reality, yung questions na yan, to destroy the family. Kasi yung pamilya, ito yung first ministry, and the same time this is the first community na binild ng Panginoong Diyos ever since from the Old Testament. Mm-hmm. And ayaw ng diablo na maging strong. But in order to become strong, this family, yung isa sa dapat nating ano, yung unity sa loob ng pamilya, mahalaga. Aside from that unity, meron tayong tinatawag na acceptance sa isa't isa. So, accepting one another as part of the family, mahalaga. Aside from that, yung forgiveness dapat na andon. Mm-hmm. Yung pagmamahal dapat na andon. At of course, yung trust sa isa't isa na andoon. So once na ito ay naandon sa loob ng pamilya, may ingatan natin at mababantayan natin yung pamilya na hindi masira ng kaaway. Mm-hmm. So, kasi within the family, every individual persons ay hindi naman perfecto. Yes. So, hindi sila perfecto. May mga limitations. Okay. Especially sa mga kabataan sa ngayon. So, we have to extend yung tiyatawag na acceptance and forgiveness. Then, yung understanding sa kanila. So, napakahalaga nito. Para mabantayan natin at makita na alert yung ating pamilya at hindi ito masira ng kaaway. And aside from that, Apostle Peter reminded us in the book of 1 Peter, chapter 4, no, verse 8, no, na yung ating adversary is like a roaring lion who is trying to devour us, no, to be reminded sa ganitong ano, yung pamilya, si Satanas hindi nagbibiro yan. Yung iba na pamilya, parang iniisip nila nagbibiro at wala si Satanas kasi hindi nakikita. At ang usual na iniisip nila, wala si Satanas, yung merong sungay. Lagi nakakitang sungay. Hindi na alam nagaanyo itong mabuting anghel, nagbaanyo itong mabuting propaganda.
So, yun na isa sa mga parte, lalo na sa mga sa kabataan natin sa ngayon sa loob ng pamilya. Mababantayan natin sila. Yes. So, naalala ko yung nabanggit ni Pastor, no, na parang aali-aligid yung ating kaaway, no. Naalala ko yung habang tinatayo yung wall ng Jerusalem sa panahon po ni Nehemiah, no. So, ang dami na sa paligid nila na talagang kinukutya, no, tinatawanan, dinidiscourage na kahit mabuo yung wall na yon, no, ay hindi pa rin sila magiging matibay na parang isang pamilya, no. Pero nakita ko doon na talagang yung paglaban, eh, no, paglaban nila. At sa hindi ko malilimutan doon sa parte na yon, no, habang ginagawa nila yung wall, merong mga taga-masid, no? They were vigilant, no? Merong taga-masid kung sino-sino yung mga darating, no, para gibain yung wall nila, no? So kailangan talaga alisto tayo sa lahat ng pagkakataon, no? Kasi buong ano yun, eh, buong pamilya ng Israel yung ipinaglalaban, no, ni Nehemiah, no. Parang ganun din sa pamilya natin sa loob ng tahanan, no? So dapat natin din itong ipaglaban. Ipaglaban. No? So, Teacher Mikai? No? Maganda po yung mga na-share. And then, syempre, yung maganda din yung pag-devotion within, yes, the family. No? Mapaka, ano, nung pandemic. Yes. Syempre, walang labas, walang alis-alis. So, nag-set tuloy na ang family devotion. Daming family na nag-devotion talaga together. And then, iba yung bonding na nabuo during that time. Mm-hmm. And I believe hindi yun dahil sa pandemic or dahil sa walang magawa, kundi dahil sa salita ng Diyos na pag-sharean, nagbubuklod o nag-unite together with the family members. So, talagang napakaganda na ang pamilya ay rooted with the word of God na nagpapatatag, and yun kasi yung nagpapamature sa bawat isa na, yes, to love, to forgive, to accept, no? Sabi nga ng tatay ko, hindi mo pinili na maging ama ko, hindi ko pinili maging anak ka. Pinili tayo ng Diyos na maging mag-ama. So, yes, so yung yun pa lang ay malaking ano na, no? Malaking kaisipan na na maging alert na ingatan yun na yung bilang pinili ng Diyos na maging mag-ama or mag kung ano man relasyon ay pag-ingatan yon sa salita ng Diyos. Yes. So, ayun, yes, po. No? Yung iba po ba dyan? So, musta po? Meron po ba tayong ano, mababasa? Ayan. Una, basa ako dito, eh. Oh, meron? Pakibasa nga, Teacher Mikai. Tabo-tabong wisdom ang aantabayanan natin. Yun? No? At so, syempre, pati pagpapala, tabo-tabo daw ang pagpapala. So, sa mga question, sa mga tinapik po na question, baka may follow-up questions po kayo or gustong isagot, maari po, babasahin po natin babasahin yan para maging malinaw pa yung ating pag-uusapan po or, yes, pinag-uusapan. So, ayan po. Maraming salamat, no, sa patuloy niyo pong pagsubaybay, no, sa ating CEC Live, no. So, 11,000. No po. Ayan po. So, maraming salamat po. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, no? Sige po, ilagay. So, sa ating pangatlong katanungan para po sa ating guest speaker, no. Ayan. So, ito po ay napaka ano sa kabataan ngayon, no? So kasi nga nandiyan lang ang monitor ng computer o ng cellphone, no? So ito po yung ating pangatlong tanong, Pastor Alan, no? Do you think young people lack alertness so they are easily hooked on pornography, vices, gadget addiction, etc.? So what advice or tips can you give them? Okay, so thank you for such kind of questions. Generally speaking about young people, no, para sa lahat. Kasi napagdaanan ko rin na maging young people ako. Ano ba yung age
age bracket, yung pamaking young people. So sabihin na natin, beginning from 15 years old to 17 years old, naranasan kong maging kabataan. So at the age of that 15 to 17, yung explorations ko as a youth, as a high school student, yes, naranasan ko rin yan. So I grown up in this mixed community in Dasmariñas. Hindi basta-basta manirahan sa Dasmariñas at that time, no? Kaya sabihin natin, alam ko yung mga young people ngayon ay wise sila and alert sila. And the same time, skillful sila yung mga kabataan ngayon when it comes to gadget, no? But based on that, dun sa experience, sa panahon na naranasan ko rin maging kabataan, andun yung explorations, bisyo, barkada, enjoyment. Lahat halos ng bisyo ay nadaanan ko eh. So, lalong-lalo na yung community na aking kinalakihan dyan sa Dasmariñas. So, kaya masabi ko na I felt, no, yung condition sa mga kabataan ngayon. So, yung mga bisyo na yan, nandyan. Kaya lang, yung mga panahon na nandun, wala pang mga gadget nung araw. So, kaya sa ngayon, yung mga gadget, very open yan. Kaya, very skillful yung mga kabataan natin ngayon. And yung tinatawag na addictions, noon pa yan eh. So, bago pa, di pa nga ako pinapanganak, 50s pa lang eh, andyan na yung addictions. So, before, yes, nandyan na yan. So, pero mas malala sa mga panahong ito yung tinatawag na addictions, okay? So, ang isa sa lang makita natin doon yung as part of my experiences concern, yung relationship sa Panginoon. Yes. Kasi yung 18 to 19, ang explorations naman niya, nasa college na ako niyan eh. Mm-hmm. So, working students na ako niyan eh. So, from age to 18 to 19, iba naman yung experience. Kasi yung experience na yan, yung realizations. So, kaya nga, sasabihin ko na, no, kami yung unang batch ng K to 12 at that time. Sabihin ko na, no, kami yung unang batch ng K to 12. Ano po yung pastor, so, yung K to 12 yung panahon niyo? Yung K to 12 ngayon, 6 na taon sa pag-aaral ng high school. Ah. So, kaya yung mga yung part of my exploration sa youth, nangyari yun. Pero pagdating nung 18 to 19 hanggang 20, yung realizations ba na hindi pala mananatili yung ganitong klaseng buhay. Hindi lang pala dapat nandyan ako sa kalye. May panahon na baka dumating ang panahon ako ay magpapamilya, mag-aasawa, nakita ko. So I have to bumangon. O sabihin eh, bumawi ako. So hindi nga alam ng mother ko, ng mga magulang ko na marami akong barkada at marami yung kinakasangkutan. Sinisikap ko na hindi makarating sa kanila yung mga bagay na alam kong magagalit sila pag nalaman nila. So, pagdating ng 18 to 20 years old, yung realizations nga na nasa college ka na eh. Diyan nga sa mga panahong yan, nare-recruit na nga ako nung yung niyatawag na LFS, League of Filipino Student. Mm-hmm. So, kahit na ako ay working student, panahon na rin na na-involve na rin ako sa kasi nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, of course kasama ka na sa labor force at that time. Yes. So nakikita ko na yung galaw ng trabaho. So nakikita ko yung scenario pagdating sa labor sector. Na-involve na nga ako dyan sa parting yan eh, pagdating sa mga manggagawa. And I have to defend the rights of every mga workers. Para bagang gusto kong ilagay sa kamay ko yung pagdidepensa sa kanila ng mga panahong yon. Kasi nakita ko yung exploitations din ng mga factory owners, yung mga ganong klaseng Pero in the other side pala, nung sasamahan ko, mas malala yung exploitations noon. Mm-hmm. Kasi it goes ward to mamumundo ka na eh. Yes. Kasi lalayo ka na sa pamilya mo, iwan mo sila. Imagine
talagang intendensya na eh, pupunta ka sa ano at magiging tagabundo ka na. Tagabundo at na. Sasama ka na doon sa tinatawag na arm struggle, ano? Yes. So, during that time, binabasa ko na nga yung ano eh, yung The Heart of Communism eh. Mm-hmm. Yung ano natin, the heart and soul of communism, pati yung ano ni Brezhnev, ni Lenin, yung ano, usually galing sa Russia yung mga binabasa nating patungkol sa komunismo eh, no, kasama yung kay Mao Zedong, no. Apo. So eh mga so, involved nasa kabataan, nasa period of young people yan eh. Apo. So nung makita ko yung realization store ay si Kristo lang pala yung kasagutan. Okay. Mm-hmm. So, purihin po ang Panginoon, no? So, ngayon, no, yung usong-uso ngayon sa YouTube o sa social media, no? Kasi ini-entertain tayo ng ano eh, ng social media, no? Pero minsan sa pag-entertain sa atin ng social media, hindi natin namamalayan, no? Hinuhook pala tayo sa mga malalaswang mga gawain, no? Minsan natutuwa tayo sa sayaw, no? At minsan ako nalulungkot, no? Minsan yung mga bata, nakikita kasi nila sa YouTube, no? Nakikita nila sa Facebook, at minsan nagagaya na mismo ng mga maliliit nating mga kabataan, no? So paano po kaya natin, no, masusubaybayan yung ating mga kabataan sa ganito pong kalagayan, no? So katulad ng sabi ko, yung mga kabataan natin ngayon, they are skillful and wise, pero they are not responsible. Yes. Karamihan sa kanila, they are not responsible to use the gadget that they are presenting to them o kung ano meron sa kanila. They are not responsible. So what we're going to ano is to let them be responsible kung ano lang yung tama na nandoon sa social media na magagamit nila, eh yun ang kukunin nila. Yes. Sa pag-aaral, sa research, no? Mapapansin mo eh, o talagang hindi natin nababantayan kasi nandiyan yan eh. I-click mo lang kahit saan, may lalabas na eh. So, hindi talaga nababantayan. Yes. Kaya nga sabi ko kanina, yung pagkatakot sa Diyos, mahalaga. Yes. So, yun po, no, bilang magulang, at ako po ay magulang din po, tatay po ng tatlong anak, no? Kumbaga, bilang tatay, no, talagang may karapatan, no, wag nating hayaan, no, sa mga nanay at tatay diyan, no, wag nating hayaan na sila ay cellphone naman nila yan eh, no, para bang wala tayong ano, wala tayong right, no, access, no. So minsan ako hiningi ko yung ano eh, hiningi ko yung password, no, ng kanilang ano, kanilang account, no. Ang isa pang ano ko sa mga kabataan, huwag niyong lalagyan ng ano ng code yung inyong cellphone kung talagang you are password truthful na as a young people, as a youth. Huwag niyong lalagyan ng passport na hindi makaka-access ang parents ninyo. Mm. So sinasabi niyong personal gadget niyo yan, of course personal, pero bilang mga magulang, it is the right of the parents to watch and to see kung ano, lalo-lalo na minor pa kayo o kung may mga minor mga kabataan, they are responsible to all these young people na tingnan kung nasaan, anong ginagawa para mabantayan at mailayo sa anumang kasasadlakan na hindi maganda para sa kanila. Eh ngayon nga, yung ano sa ating ano, eh i-revise nga ni ano ni yung Senator Bongo yung mas pa iigtingin pa yung pornography, okay, yung sex, yung mga sexploitations, young people or child exploitation, mas lalo pa nilang iano papadiinin kasi papanagutin nila yung ano yung mga telco o yung mga yung mga provider, okay, tong mga cell site provider na yan or internet provider na yan.
yan, pananagutin nila kung hindi sila makikipag-coordinate para makita kung saan galing ito, mamomonitor o yung mga nagpi-pictures na ganyan. Ah, magandang ano, magandang suggestion ng ating senador. Ayan, so, salamat po, so, no? So, Teacher Mikay, may share ka ba? Yan yung nais or mission and vision ng CECE, no? To reach the next generation, yes, through values education. Sa isa, pag nagtitraining tayo, isa po sa ating tinuturo is, papanood muna tayo ng short video. Video, yes, po, no? Isa doon is, let not the world educate the children. Ayan. Bilang magulang, and tayo din, the values educator, ay tayo yung mas lalo nating maging mapakahalaga po nung pagiging alerto dito eh. So tayo na old generation, sinasama ni sarili, older generation, no, ating pong responsibilidad na maging bilang alerto ay maging alerto din yung mga kabataan or next generation through reaching them ng values education or the word of God. So, napakaganda po yun na adikain na talagang maging alert tayo na every... sige po. Pagdating naman sa values na ni Teacher Mikay, so, naalala ko ang ating mga public school teacher, nagbibigay ng ano ng time, nagbibigay sila ng panahon, inaallow nila na magturo tayo ng values sa kanilang sa school. So makikipag-coordinate lang sa mga principal. Ang kinakailangan natin yung ano yung volunteers o yung mga may heart sa mga kabataan na yung younger generations. Wala silang sa Bible. But through our young generation or mga Christian youth natin, kung mag-involve talaga sila yung training, pwedeng magturo ng values talaga eh. Na-experience ko talaga yan. Yung buong grade 5 class, how many sections yon, may araw na ibinigay sa akin yung principal sa elementary school, ako lang mag-isa alos eh, walang kasama, hindi ko kakayanin yon. Bawat section, pagkatapos ng isang session sa kabilang section, isa-isang oras yon. Grade 5 student, nakita ko yung grade 5 student hanggang grade 6, yung formative years, yung formative years nila, yung mindsetting nila, namumold na sa Word of God. Kasi hanggang grade 6 yun eh. Ipapfollow up mo hanggang grade 6. Yes. Napakaganda. Bukas ang ating mga public schools, maging yung mga private school, once na kinoordinate natin yung values, nagbibigay sila ng panahon para dyan. Yan po. So, napakahalaga po nun, no? Na talagang tayo leader, tayo bilang Kristiyano and leaders, mag-stand up and rise up to educate and to share the word of God. So, huwag tayong manahimik, no? So, kasi kapag yung ating mga anak nananahimik, naku, nakakatakot, no? Baka iba na ang pinapanood. So, paano lang po, no? Dahil point of view ng parents, yes, I just want to share the point of view bilang isang kabataan, o, no? Sa tanong na yan, okay, no? So, sa akin is, ano, bilang mayroon ding kahinaan, no? Study the word of God, yun talaga yun. Then, hear and apply it to be able to be, na maging alert. Then, surround yourself with godly company na magpe-pray for you and check on your progress. So, yun yung parang napaka-practical na gawin mo na alam mo kasi sa sarili mo, huwag kang mag-rely na kaya mo. Kasi ako, din, no? Patuloy ako na, ano eh, patuloy ako, alam mo yung, gusto ko mag-exercise pero di ko nagagawa, di ba? Pero kung meron nag-check sa akin, nagagawa ko, di ba? So, maganda din yun na with godly company. Then, kasi na the spirit is willing but the flesh is weak. Yung struggles, kasi kahit believers, bilang believers, no, nag-struggle tayo, ang hirap talagang, bilang kabataan, no, ang hirap talagang wag, eto, gusto kong bumait pero di ko magawa. No?
Pero, but when we watch and pray, when we remain spiritually alert and appeal to God for help, we can find strength in time of need. So talagang andyan naman ang Panginoon, gusto niya tayo magtagumpay at andyan siya palagi, nandyan siya para sa atin. So yung mga kabataan po, kung meron kayong pinagdadaanan na gusto niyong ma-overcome, no, hindi kayo nag-iisa, nandyan ang Diyos. Just come to Him, ask for help, natulungan ka, and magbibigay siya ng kakayahan na ma-overcome po yun. Of course. Naalalahanin ko yung ano, no, yung sinabi ni Moses kay Joshua sa Joshua 1:8. Mahalaga yun eh. Kasi maging si Joshua nasa youthful age pa rin siya at that time eh. Binigyan siya ng advice ni Moses na basahin mo yung nilalaman na aklat na ito araw at gabi. Huwag mong kakaligtaan na basahin ito. At sabi ni Moses, ikay magtatagumpay. Ano man ang iyong gawin, no? Ano man ang iyong planuhin, ikay magtatagumpay. Sa mga kabataan na ating tagapanood o mapanood, mapapakinggan yung ating pinag-uusapan, masabi ko na yung salita ng Diyos ang makapagbibigay sa kanila ng magandang giya. Yes, please. Para makalakad sila ng diretso at yung katagumpayan ma-achieve nila. Yes. At maiwasan din itong mga nakikita natin sa mga social media. Andiyan na yan, hindi na yung mawawala eh. Nasa atin po talaga yun. Responsible. Ako po, no, nauhuli ng aking anak ni Abby, no? Mama, sabi niya, nagsu-Super Mario na naman si Papa. No? Okay. Nagsu-Super Mario. Opo, eh kasi nung aking kabataan, hindi ko natapos yung Super Mario. No? So, ngayon hindi na, no? Mama, nagbibilyar na naman si Papa, no? Ayun. So, actually minsan nakakaubos po ng oras, no? Pag tayo po ay medyo na-hook sa ganitong mga kumbaga, ano lang 'to eh, ibang pampalipas oras eh, no? Pero minsan yung pampalipas oras na 'yon eh. Aba, wala ka na palang oras na itutulog. No? Wala ka na palang oras na itutulog. At ang minsan nakakalungkot na bahagi dito, no? Kapag na overuse, no, yung ating mind, no, sa ganitong mga gadget, no, nagkakaroon ng hindi magandang epekto eh, no. So madami na po kong narinig na balita ngayon lately po, no, yung anak ng aming co-teacher ng aking asawa, no, naanuhan ng ugat, napatiran, no, kumbaga sobrang puyat, no. So kasi minsan nakaka-stress eh, no, bang nakain ng buhay si Mario. No? So kailan kaya kumakalagpas, no? Talagang lalagpasan mo eh, no? Para bang pag natapos mo yung isang level na yon, hindi hihinto doon eh. Another level na naman, no? Kaya so, yun po. So, napakagandang usapin, no? Next na po natin. Para marami po tayo ng napag-usapan. So, question number 4 po. There are recent reports, ito napakaganda na Alertness dito. News of kidnapping, rape, violence in some places. What are your thoughts and feelings about this? In what ways we can be alert and wise? Pagka ako ay nakakabasa ng mga ganyang mga balita, talagang parang sabi natin nagpupuyos yung aking kalooban. So nagdaramdam din yung aking kalooban. So at nagngangalit talaga sa ganong mga issues, lalo na pag sinabing ngayong report, no, yung rape, violence sa ginaganyan. So yung reports aside from that, yung different kinds of crimes, lalo na pagdating sa kabataan. And this morning makita natin sa newspaper, no, 13 years old rape victim, 13 years old. So at yung isa pa, yung magpipinsan sa Palawan. Be, ano yan eh. So, yan eh, current issues ngayon, no? So, pinatay, ni-rape. So, yung involved ay yung magpipinsan. Nasa Palawan yan eh.
So, mga issues na ganyan, nakakalungkot. Hindi lamang yan, but marami pang mga kabataan ang nangyayaring ganyan, lalo na mga ganyang kidnapping. So, totoo, kita ko na siguro panahon na para sa ating kasalukuyang administrasyon yung pagsasakatuparan ng tinatawag nating death penalty. Eh sa akin, ako, biblical naman yan. Ako ay talagang kung seryoso ang ating pamahalaan, eh hindi sila mag-atubili na ipasa na talaga sa Senado yan o sa Kongreso yung panukalang batas na yan. Heinous crime. Hindi lamang yung kidnapping or rapes. Kasi, o yung mga, lalo na yung drugs, ano, mahalaga yan eh. Yung mga kabataan involved or maraming mga kabataan yung nalululong, lalo na sa mga drugs, na ipasa na talaga yung, death penalty. Hindi natatakot yung mga tao eh. Maging mga kabataan, wala nang takot pagdating sa ganyang mga kriminalidad. At yung kapwa kabataan pati, wala na rin takot kasi sinasabi na they are minors. Lalagay lang sila sa DSWD, yung i-incharge lang sila sa DSWD, hindi sila nagkakaroon ng takot. At ang nakalulungkot pa talaga niyan, parang binabaliwala talaga nila yung batas. Parang hita ko yung injustice talaga. So, kinakailangan talagang iniisip ko nga dati pagkaano, kung yung nakita mo yung done rape, eh, patay na kaagad eh. Hindi mo na kinakailangan na ilagay pa sa justisya. magpapile ka pa ng hearings, ganyan. Makita mo kasi grabe, lalo mga kabataan, rape. Ayan po. Grabe ang So yan po talaga yung damdamin ng isang ama, no? Kapag nangyari o nakakita tayo o nababalitaan natin yung mga ganyang balita na actually minsan ayoko nang panoorin, no? Ayoko nang tingnan, no? Kaya lang dapat tayo maging alista eh, para alam natin kung ano yung gagawin natin sa mga ganyang pangyayari sa ating bayan, no? So ako bilang ama din, no, talagang kahit yung aking dalawang anak ay malalaki na, no, puro dalawang lalaki yun, no, talagang ano eh, yung bang kailangan mag-text eh kung nasaan, no? So saan pupunta, saan, kung nasaan sila, no? Anong oras uuwi, no? At kung meron pa akong lakas, no? Sumusundo pa, no? So kahit anong oras, no? Kasi minsan paglalaki, nahayaan na lang natin, no? Pero no? Ngayon sa balita, so, walang pinipili, babae o lalaki. Kaya nga eh, no? So kaya wag po natin basta-basta pabayaan, no, yung ating mga anak. At ganun din sa mga anak, no? Wag natin ipagwalang bahala, no, yung bilin o yung payo ng ating mga magulang, no? So yeah. Yung mga anak ko talagang nakatapos, talagang bantay sarado tayo diyan eh. So hanggang sa sila ay makatapos na, talagang hatid sundo at hindi pwedeng hindi ko malaman kung saang barangay ka pupunta, sino ba classmate mo. Talagang sabi ko sa mga anak ko, nak, sabihin mo lang kung saang barangay dito sa Dasmariñas, pupuntahan kita. Yes, no. Saan ka naroon kahit gabi. So, at yung mga panahon na talagang sila nagsisipag-aral pa, eh, hindi pwedeng pabayaan. Siyempre, alam naman natin, Paliparan, saan lugar yan, sa Lawag, kung saang lugar sa San Agustin. Sabi ko, within Dasmariñas, sabihin mo lang, i-text mo lang ako. Paalala mo lang, pupuntahan kita. Hindi pwedeng hindi kita pintahan. Okay? So may mga time pa nga, Pastor, na iisip ko, tara, turuan ko ng boxing itong mga anak ko. Yun! Okay. Boxing yung mga ganun ba? At saka,
yung stick, yung stick, ano, yung arnis. Arnis kasi yun ang ating pinaka primary ano natin dati, nataw arnis di self, ano, self-defense. Yeah. So, kita ko naman nag-aarnis sila nung mga high school sila, may mga ganun. Kita ko parang mahina. Mahina ano? Na. So, kasi mahina. So, kinakailangan kung dapat pati turuan pang palakasin yung katawan eh, mga bata natin, no? Mm-hmm. So, yun isa sa mga pwede nating ipaabot sa kanila. At kung halimbawa, may pupuntahan, dapat dalawa. Yes. Mga kabataan natin sa ating mga churches, bahay, yung anak natin na may pupuntahan, dapat may kasama. Laging may kasama. Laging may kasama. At kung sino yung mga kaibigan niya, ipaalam kung sino yung mga kasama niya para madaling ma-locate. Ma-locate. Sir. Yan ang mahalaga doon. So, yun po. Maging alisto po tayo. Sa lalo sa panahon ngayon, mag-inform kung saan pupunta. Napakahalaga. At saka yung pag naglalakad ka, huwag ka na mag-cellphone. Tabi mo muna, alert ka sa nangyayari. Minsan naglalakad tayo. Cellphone. Di ba mamaya, andyan na pala sa paligid na minabagmasitan. Pinagmamasdan ka na. So, napagbabalakan ka na. Pero kung alert ka, alam talaga na ano, kayang-kaya mo. So talagang makaka-react ka, self-defense. Kahit anong hawak mo, payo, whatever. Dapat mabilis tumakbo, epic case na ano. Wala ka kaya. Dapat mabilis tumakbo, kaya mahalaga ano yan din. Eh. Yan yung natutunan ko, yung sainachi. Sayo na chinelas ko. Takbo na. Takbo, no? Ayan. So, basa tayo. Opo, Teacher Miguel. No? Ayan. Ano ba? Ayan. So, dito kay Ate Dada, no, mula sa Kawikaan 9:10. Sabi ng banal na kasulatan, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ayan. Sabi po ni Nanay Lita Perer, tama po kayo, napapabayaan ibang gawain pag tutok sa cellphone. Yan. Then from Ma'am Michelle, no, good point po, turuan ng arnis or anumang self-defense ang mga anak natin. So napakahalaga yan. No? So kami nung bata-bata pa yung aking mga anak, no, isa sa ano namin eh, isa sa laro namin yung wrestling, boxing, no? So, kumbaga, kahit parang naglalaro lang, no? Pero pag in time na kailangan yun, magagamit eh, no? Magagamit siya. Okay. Naalala ko pa nung nasa Bicol kami, nag-enroll kami ni Pastor Ricky. Nabanggit ko si Pastor Ricky, no? Nasa Thailand ngayon. Nag-enroll kami sa Kuntao. So, yun ang ating old self-defense na kasi, grabe yun, medyo physical yun. At talagang body contact, physical talaga. Ayan po. Pwede po rin yun, no? Diretso natin sa taekwondo, pwede rin. Questions po. Taekwondo, open taekwondo. Ayan. Okay po. So, pang ano na po tayo, pang limang question, no? So, pwede nyo pong i-comment ang anuman pong mga na papag-usapan po natin dito na para po mabasa po namin. Ayan. Yes. Yan. At patuloy nyo pong i-share, no? At sa mga hindi pa nakakapag-share, share nyo na po, no? So, meron pa po tayo mga dalawa pa, no? Na katanungan, no? Ayan. So, yung panglima, Teacher Mikay. Panglima po. Do you think Christians must be aware and alert and involved with current events and political issues? Ayan. Why or why not? Aside from prayer, how should we respond to this? Oh, Pastor, ano eh, yung prayer given na yan eh. Apo. Okay. So, masasabi ko dyan, yung mga Christians talaga, no? So, kinakailangan maging positively active in terms of political issues in current events sa panahon natin ngayon. Nasabi kong positive, ano, yung positive response, ano? Yung kanilang involvement, positive involvement, yung hindi ka namang pupunta sa kalye para ipaglaban mo, no? That's not right, okay? So, hindi natin makukuha sa ganon. Sabihin, yung mga political issues na ganyan,
as a Christians, karapatan mo rin naman mag-involve. Mm-hmm. So, wag mo sabihin na napakarumi ng politics. Ang nagpaparumi sa politics, yung politiko, mm-hmm. yung politics, ito yung agham ng bilang liderato o administrador. No? So, this is a science or ito po ay agham ng pamumuno, paggobyerno. Hindi ho masama ang politics. So, so ang masama, yung mga politikong naandyan na at parang linta na naandyan, nakita nila yung mga pakinabang na naandyan. So, politics is a science of good governance. Natin na. So, mahalaga yan. Okay. Kaya, ang panawagan ko sa ating mga kabataan na meron talagang desire, especially mga Christian na young people natin, you have to develop yourself as a young Christian in terms of politics, ano? You have to be involved positively. Like for example, you create your own organization. Mag-create ka ng organizations in your barangay. Yung organizations na ito makakatulong sa barangay. Mm-hmm. Like for example, yung pagkuha lang ng mga basura, yung mga paglilinis sa alye. As an organization of our youth in our community, rise up. Makikita kayo ng barangay, makikita kayo ng mga tao, yung ating mga Kristiyanong kabataan na naandyan. So at least malilimitahan yung mga gadgets, ano? So kinakailangan nila, we need Christian leaders, we need Christian politicians na merong takot sa Diyos. Okay? So kasi pag Kristiyano ka na, parang sinasabi mo, ayaw ko na dyan sa politics. Sinong pupunta dyan? Way back in the Old Testament and even in the New Testament, the Bible doesn't separate the politics in terms of religious organization. Kasama ng buhay nila yan. Yes. Kasama ng buhay nila. Kahit saan sa Israel hanggang ngayon, kasama ng buhay nila yan. No? So, unang-una yung Diyos nga spiritually, hindi nila pwedeng iwalay, ihiwalay yung kanilang political administrations or governing skills nila sa gobyerno. O, ngayon, may mga kabataan tayong Kristiyano na pansin natin, ilan na talagang naninindigan talaga. So, mabanggit ko na yung si Biko, no? Hindi yung Biko kasi masarap yung Biko Si Biko sa Pasig. Imagine, no? So, yan isa sa mga nakita natin. Nag-rise up siya. So, imagine yung mga Eusebiong nananahan doon na politikong, ano na, patagal ng politiko, nabali yung kanilang pakpak, sanga. O, akala nila, kanila pa. Kasi may mga kabataan talaga, they are more willing to serve. Maalala ko pa rin yung isa, si Joy Belmonte. Medyo halos nag-involve siya, bata pa rin sa politics. Yeah, mga talagang rising, ano, may takot sa Diyos. Takot marami sa Diyos pa rin Ayan. So, Teacher Mikay? Napakaganda pong challenge no, no? Bilang mga Christian, young people no, na Christian, mag-rise din tayo, hindi lang to, yung bang mga extending or expanding our territory, no? Baga, kung may opportunity na pasukin ng politics, saan ka man, no? Do it for the glory of God and yes, talagang ma-expand mo yung kingdom of God doon, no? Kapag makapag-establish ng kaharian ng Diyos, no? So, hindi lang basta yung pag may nakitang issue, nakitang problema, reklamo, no? So, kumbaga, dapat talagang maghanap, no? Magmasid, no? Kung paano mabibigyan ng solusyon, no? Yung mga problema natin sa ating bayan, no? Tuli, ngayon ang problema, asukal. No? Asukal ang problema, no? So, wag na tayong asukal. Hani na lang. Hani na lang, no? Mura ata hani ngayon. Hindi, joke lang po. So maraming issue no, sa ating bayan, no? Pero sabi nga, tayo bahagi No? Tayo bahagi ng bayang ito, no? At hindi tayo dapat manahimik lamang, no? Tulad na nabanggit ng ating pastor, no? Mag-create tayo. No, mag-create tayo kung paano tayo makakatulong sa ating bayan, no? Sa ganitong paraan, no, naging alisto tayo
sa nangyayari sa ating bayan, no? At nabibigyan natin ng magandang solusyon. Yun. So, hindi lang maging passive yung ating mga kabataan ngayon sa nakikita. Huwag natin hayaan na yung mga lumang mga leader, no, yung mga nakikita natin, huwag nating hayaan sila lang, dahil hindi lang naman sila ang may karapatang mamuno sa ating lugar o sa ating bansa. So lalong-lalo na yung ating mga rising young people sa mga panahong ito, as I said, they have to organize. Like for example, para sa ating komunidad, para ma-inganyo yung ibang mga kabataan, from among our Christian young people, they have to organize fun run within the community. Encourage the young people. So involve the young people within the community. So mag-create sila, sama-sama, okay na, encourage natin. So magandang isa sa mga activity na pwedeng gawin. Ayan po. So salamat po, Pastor Alan, sa inyo pong magandang suggestion, no? Sa mga kabataan natin dyan, especially sa ating mga churches, no? Yeah. So ano po yung ating magiging involvement mo sa ating bayan na makakatulong, no, para po masolusyunan, no, yung iba't ibang mga suliranin, no, minsan yung basura nga lang, no. So maliit na basura pero malaking suliranin, no, kasi nagkalat, no. So tulad ng ngayon, panay-panay ulan, no, so halos taon-taon hindi nawawala, no, kung paano susolusyunan yung ano, yung baha, no. So mag-create ng grupo para mag-organize, no, ng grupo. Ayan, so salamat. Basahin po lang natin to, isa po sa comment, no, ang mga kabataan ay makakatulong sa bayan nang hindi nila namamalayan sa pamamagitan lang ng hindi pagkakalat sa bahay or sa kalye. Iyon, sa bahay o sa kalye. Tulong na po tayo sa ganun. Ayan. Eh, lalo so, na sa church. Yes. Ganon din sana. O yun, napakalaga nun. So, bilang pastor, no, sa mga kabataan natin na talagang if they are more than willing, no, to organize themselves, not only within the church but outside the church, they have to stand as a leader. Dapat sila yung maging leader, mag-create sila ng kailang grupo, hindi lang yung ibang mga grupo na naandyan, but within their community, encourage yung friends nila, oh, friends, let us organize ourselves. Eto, so magtatag tayo ng isang sabihin natin fraternity natin, no, merong kinalaman sa environment. Mm-hmm. So ang ating fraternity ay samahan, nagmamahal sa ating environment. Iyon. Yun ang mga fraternity na pwedeng gawin. Simple lang yun. Kahit once a week or once a month yung activities, eh, malaking bagay na pwede. Ang mga kabataan natin, marami silang mga kaibigan na mahatak. Okay? So, hindi na yung mga adult, eh, yung mga young people talaga, eh. So, para makita natin yung so, positive involvement po sa politics. Yes, positive involvement sa politics. Maging alert tayo sa nangyayari sa ating gobyerno. So, diretso po tayo sa pang-anim. Opo, mababa ng oras. Napadami ang ating usapan. No? So, diretso po natin sa ika-anim na last na tanong. Mo. Ayan. So, si Pastor Rosay nakasalamin na pero sumisipa. Sige pa. Ano po nga ba sa in spiritual aspect of our life, what role does alertness play to make our faith strong? So, una pa. Katulad ng sabi ko kanina, yung prayer given na, eh. Importante yung panalangin. So, sa buhay natin, mahalaga yung alertness natin, una kasama yung family, spiritual life natin. As a family, o yung mga magulang sa loob ng pamilya, yung church life dapat hindi optional. Hindi optional yung church life para maging alert talaga, pati mga anak mo. Kasi kung nararamdaman ng mga anak mo na yung church activities mo as a father or as a mother, eh parang option lang. Mm-hmm.
makikita nila, mararamdaman nila ito, walang epekto sa kanila ito. Paglaki nila, ganun din na maging activity nila, gagayahin ka lang. Pero as a father or as a, ano, as a parents, dapat yung strong involvement mo sa worship, yung worship mo sa church, yung regular activities mo sa church, mahalaga ito. Hindi lang yung isang area ng buhay mo yung nakaakibat doon sa spiritual life. So kasi yung buong buhay natin yan, kasama yan eh. O yan. So, at nabanggit natin dyan yung pananampalataya eh. Doon titiba yung ating pananampalataya eh. Okay? Kung nasaan ang puso mo, naroon ang pagmamahal na gagawin mo. So yun, isang party yun eh. Yung church life natin, hindi optional bilang magulang. So, yung pagmamahal mo sa salita ng Diyos, mahalaga yan. Makikita yan sa activity mo eh. Makikita yan sa pagkatao mo. Kung papaano mahalin yung church, papaano mahalin yung mga naglilingkod sa loob ng church, makikita yan sa, kasi yung spirituality natin eh, andun eh. So, dala-dala natin yan sa paglilingkod. At naniniwala ako na magiging strong talaga yung spiritual life natin. Pati yung pananampalataya natin. Be vigilant yung ating pananampalataya. Mahalaga. Sabi ni Paul. Ayan po. So, Teacher Mikay, Naalala ko lang yung lesson natin no, from Paul episode, alertness, yung story in Mark 12:32-42, no, yung nag-pray si Jesus in Gethsemane, no? Jesus reminded his disciples, if they do not remain spiritually vigilant, they would be overcome by the evil one. So the fact that the flesh is weak makes spiritual alertness all the more important. So, in Matthew 26, sinabi ng Panginoon, manalangin kayo dahil the spirit is willing but the flesh is weak. Yes. Mahalaga yun. Kaya napakalagang maging alerto po always. Mahalagang paalala ng Panginoong Diyos, hindi mo sabihin malakas ka ngayon. susunod, mahina ka na. Ayan ang isa sa mga parte. Yes. In our spiritual life. So sabi nga din ni Paul, no, isuot nga daw lagi natin yung ating baluti, eh, no? Yung pananampalataya, no? Walang iba doon, tinutukoy doon yung ano eh, yung salita ng Panginoon eh. Sa laging lagi siyang dapat nasa atin eh, no? Yes. Hindi dapat siya mawawala sa buhay natin, no? So kasi yung salita ng Panginoon, ito yung nagbibigay ng alertness sa atin, yes, eh, sa lahat ng mga dumarating na gawa ng kaaway, no? So ito man ay spiritual, no, o physical, o even emotional, no, talagang ang salita ng Panginoon ang siyang magbibigay ng kung paano tayo kikilos na nararapat, no, kaalistuhan doon sa gawa ng kaaway na. Yun, doon din po sa story, natuloy ko lang ang sabi doon, yung tinuturo sa atin ng Panginoon ay keep watch. Stay awake and be morally alert. Yeah. Pray to God. Oh, sabi nga ni Pastor, hindi lang pray. Pero andun pa rin yung prayer na this is how we maintain our alertness. So, ang Panginoon, no, nag-pray siya sa kanyang pag, alam niya yung parating na baka siya ay, alam niya, nandun yung panalangin niya. Doon niya na-maintain yung kanyang alertness. Then, seek the support of our friends and loved ones. This is how we build up our resistance and help others. When one is weak, others are strong. So, napakaganda po nung lesson last full episode. And last is, focus on the purpose of God God has given to us. Amen. This is how we do God's will and not our own. So, ulitin po, no, yung functions ng alertness sa spiritual life natin. Ayan. Ulitin ko, no, na yung ating involvement sa church, as I said, huwag nating gawing optional yung church life natin. Kasi ito yung nagpapakita
magdedetermina ng ating pananampalataya, yes, na nagiging isang strong o nagiging malakas. Kasi pag dinetouch natin yung ating church life, parang optional lang. Gusto mo, ayaw mo, hindi ganun eh. This is our life. This is our life. So, yun ang isa sa mga dapat nating makita. Ito ang nakapagbibigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya. Amen. So, kumbaga, hindi na tayo dati o hindi na tayo napapaloob dun sa dati nating reliyon na nagpipray naman ako eh. No? Gumagawa naman ako ng mabuti, no? So dapat involvement doon sa loob ng church, no? So kumbaga, at higit sa lahat, encourage natin yung ating mga mahal sa buhay, anak, no? Especially yung ating mga kabataan. Mismo. Lalong-lalo na, yeah, yung involvement ng kabataan. Kabataan. Kasi tayo lang ang pupunta eh, magulang. Mm. Naiiwan yung ating mga anak. Dapat kasama natin yung ating mga anak. Dala-dala natin. Mm. Hindi natin ipinapadala. Sabi ron, dalhin mo. Dalhin. Ikaw ang magdadala sa church. Hindi mo dapat ipadala. So, yun ang isa sa mga mahalagang bahagi ng ating buhay pananampalataya. Para tumibay, no? Yeah. Ang ating pananampalataya. So, dami po nating napag-usapan, yes, no? From body, mind, is pamilya, yeah, gobyerno, such spiritual life, sa church. So ano po yung final say or closing remarks niyo, challenge to the young Filipinos watching us po, sa mga viewers po natin, final say po about alertness. Encourage niyo po ang viewers. Ulitin ko, no, sa pagkakataong ito, nais kong i-encourage yung ating mga kabataan. Nakatulad ko rin naging kabataan, ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo ay napakahalaga. At ito ang siyang magbibigay sa atin ng proteksyon laban sa anumang banta ng kaaway sa labas o sa sanlibutan. At para sa mga kabataan, get involved in church activities, ministries, huwag niyong katakutan na mag-involve kayo. Kasi I remember naging Sunday school teacher ako from grade 1 hanggang grade 6 sa loob ng simbahan at the age of 20 years old. So yung mga 20 years old na naandyan sa ating mga tahanan, mga kabataan nating 20 years old, huwag kayong matakot na maging Sunday school teacher. May mga trainings naman na pwede nating puntahan. Puntahan. Nandyan ang CECE, di ba? Yes. So, sa mga kapatid natin na nandyan sa mga kaibigan natin, kamanggagawa, ang CECE nakarating na sa Bicol. So, naabot na rin ang Bicol. Kaya, ini-encourage ko yung ating mga kabataan. Huwag kayong matakot na maging Sunday school teacher. Huwag niyong katakutan. So, be involved in the church activities. Pag nag-involve kayo sa church activities, may iwasan ninyo yung threat ng sanlibutan o ng pornography na sinasabi natin, pinag-usapan natin, yes, kanina. Maging tapat kayo sa Panginoon. In-encourage ko. Sa mga kabataan. Salamat po. Kunting break lang po, no, nasabi niya, nandiyan ang CECE sa mga training. Training. Oh, speaking of that po, just want to announce, no, sa September 10. September 10. Sa Pinamalayan, Mindoro. Mindoro, yan, no? Nandun, yeah, po tayo. Stone, nakarating na ako dyan. Sa Pinamalayan. So, meron po tayong training, teacher's training. So, yung mga malapit po dyan, so, maaari po kayong maten, paatinin nyo po yung mga leaders, teachers, or sino man gustong mag-involve. Sabi nga ni Pastor, involve yourself. Involve so, andyan po ang CECE to have teachers training. So, Total, pupunta kayo ng Mindoro. Pastor John Palia, pupunta dyan ng CECE sa Bicol, sa Mindoro. Alam ko, nasa Nauhan ka. O, malapit lang. So, napakalapit mo lang dyan. At Pastor Mar, nandyan ka. Bishop Joel Mancio, please, suportahan natin ang CECE. Pupunta dyan ang mga kinatawan ng CECE to conduct a teacher's training.
So, ayan. So, yun po. Kayo po, may final yeah. Save na? Ay, hindi. Challenge? Yung challenge ko, kasi na-challenge ako kay Pastor Alan, no? Kasi, nabanggit niya, no? Sunday schooler, teacher siya, no? Mm-hmm. So, actually, ngayon po, sa Mindes, isa sa outreach po ng Bagong Bayan, Presbyterian Church, no? Talagang, ini-schedule ko po si Pastor magturo sa mga bata. At ako po talaga yung natutuwa, no, kapag nakikita ko ang isang pastor, no, kumbaga nandun pa rin yung involvement niya sa mga bata sa pagtuturo, no. So kaya sa mga kabataan natin, no, ini-encourage ko kayo, no, sa ganitong kaparaanan na tayo ay mayiging makikita natin yung mga tinuturuan natin, mapapagmasdan natin sila habang sila ay lumalaki, no? At talaga makikita natin at sa ganung paraan, no, tayo ay maging kabahagi, no, ng kanilang paglagong spiritual, no? So sa ganung paraan din ba nakikita natin, nabibigyan natin sila, no, ng mga magandang payo pag dumating na yung panahon na harap sila ng iba't ibang pagsubok, no? Ayan. So maraming salamat po salamat sa ating talakayan, no? At salamat sa inyong patuloy na panonood, no? Okay po. Meron po tayong dito, winners, no? Ayan. Mga nag-comment. So inano na po 'yan? Ni-raffle na po doon. So una medyo po, mahaba kasi ang ating talakayan. At basahin po ang pangalan. Ayan. Pastor po. Babasahin ko po. Ito po ay si Alvin Urino. Ayan po. Congratulations. 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 Ayan. Ayan. From Batangas. Batangas. No? Ito po. Yung pangalawa po. Si Mami Lita Perer. No? Ayan. From Texas. From Texas. Ayan. Good morning ayan. Po po. Sabi morning. Na kanina. Ay, good morning sa inyo from ayan. Texas. So, pangatlo po and last ay si Pastor Alexander De La Rosa. Ayan wow, po, may tabo-tabong pagpapala. So, Pastor Alex. Don't forget po sa ating rules, no? Ayan. PM po ng complete name, phone now, GCash number, and your address. Address, no? Para within po. 24 hours lang po. If not, po kayo mag-chat ay forfeited na po. Sayang, sayang naman. Sayang naman. So, again sayang po. Naman. So, 1 week load yan. Ayan po. So salamat po. Maraming gabi salamat sa po. So Alan, yeah. Welcome. Thank you. Ayan. So alam tayo. Paalam tayo, no? So hanggang sa muli po. Hanggang sa muli, oh. No? Yes. Maraming salamat po. Yeah. Hashtag CECE. Bias Education. Naku, hindi alis to si Pastor. Okay, 1, 2, 3. Bias education for the next generation. Yay! So, God bless po. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, kapastoran, sa Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, at maging sa Mindanao. Ayan. So, at maging sa Negros Oriental. Ayan. Ayan, mga pastor natin dyan. So, Reverend Yung Koji. Good evening. Yeah. Yeah. God bless po. Thank you. So God bless. Susunod po ulit.